Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon pa ay wala na tayong binabantayan na sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility, pero kahit na walang sama ng panahon ay makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-uulan. Dulot po yan ng iba't ibang weather system na umiral po dito sa ating bansa. Easterlies po ang nakakaapekto dito sa Luzon. Ito po ay ang hangin na mula po sa dagat Pasipiko na mayroon pong mataas na moisture content by nature na siya pong dahilan ng mga pag-uulan ngayon sa silangang bahagi po ng Luzon. At ITCJ naman po ang patuloy pa rin na nakakapekto sa Mindanao at maging po sa Palawan. Ito naman po ay ang salubungan ng dalawang magkaibang hangin na mula po sa Northern at Southern Hemisphere, at dahil po sa salubungan ng mga hangin ay nakakabuo po ng mga sirkulasyon, at kung lalakas po ang mga sirkulasyon na ito ay nagiging LPA na kalaunan po ay nagiging bagyo, kaya po ang ITCJ ay tinagurian po na breeding ground ng mga sama ng panahon. And within this ITCJ nga po, gaya ninyong nakikita, ay mayroon pong tatlo na sirkulasyon na nabuo, at ang nandito po, ito po yung nakikita dati sa forecast na posibleng maging bagyo na malapit na mabubuo po malapit sa may West Philippine Sea, pero hindi na po ito banta pa sa ating bansa. At sa atin naman pong long range forecast ay wala naman pong nakikita na bagyo na tatawid po dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito. Ngunit gaya po ninyong nakikita ay mayroon muling banta ng isang bagyo na maaari po na mabuo dyan po sa silangang bahagi ng Visayas sa unang linggo po ng Disyembre, at ang development po nito ang ating babantayan, at ang susunod po na bagyo ay tatawagin po sa local name na Bagyong Rosal. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw po ay gumaganda na po ang panahon sa malaking bahagi po ng Mindanao at Visayas, pero mayroon pa rin po tayong mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Sulu Archipelago, ilang bahagi po ng Zamboanga, malaking bahagi po ng Palawan, Eastern Samar, at mayroon din po mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa may Bicol Region, Marindoke, ilang bahagi po ng Calabarzon, Central Luzon, at ilang bahagi po ng Cagayan. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa, pero posible pa rin po ang mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa may Palawan, Sulu Archipelago, ilang bahagi po ng Bicol Region at Cagayan Valley, lalo na po dyan sa may Quezon at Aurora. At mamayang hapon po ay posible pa rin ang mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Calabarzon, ilang bahagi po ng Central Luzon at Cagayan Valley. Kaya mag-iingat po tayo sa posibleng banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin ay wala na po tayong nakataas na gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!